Hi guys! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start ang ating reaction video, syempre papasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing. At thank you po sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagsubscribe. At syempre pasalamatan natin ang may-ari ng video, Ruel of Malalag. Ayan, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Syempre kay Rachel Morales Vlog. At syempre supportahan natin ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ayan, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog. Ayan, Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, ayan, Kuya Brooks, Daddy Donut, supportahan po natin panoorin ang kanilang mga videos. At syempre ang mga co-reactor ko po. Ayan, RC Supremo, Barloloy Thinking, Marciano 250, Miss M Live, and Mr. Wow Life. Ayan, supportahan po natin at panoorin ang mga videos. Ayan, thank you so much po sa lahat na nag-like talaga at nag-share. Thank you so much po, ayan. I-reaction video natin itong live kahapon ng ating Ruel of Malalag. Na ito ay tinitle niya na sobra na, sumosobra na. Dito sa upload niyang to, sa live niyang to, damang-dama natin na talagang sobrang sama na ng loob niya. Kasi talaga guys, yung mga words na binibitawan ay talagang hindi naman karapat dapat sa kanila. Mga words na hindi naman dapat ibato sa kanila. Diba? Sila ay nananahimik, tumutulong, nagsisika para sa mga pangarap nila. Diba? So guys, tara, panoorin po natin. Grabe, i-bash nga. Yaman, hindi kasi pinapansin ni Bay. Sinasar pa nga. Uy, nalaga. Sabi, okay lang. Oh, kagaya nila Wamos, diba? Grabing mga bashers nun. Yes. Napakadami ng mga bashers, pero hindi na lang pinapansin, no? Ano po, mga artista. The best way po mga Kalingap, no? Para hindi po sila gaganahan or hindi po sila sisikat pa, no? Siyempre, ignore. Ignore the watchers, yes. Kayaan. Tama po yun. Nagaluhalo pa ang ating Ruel of Malalag, pampalamig, kasi sobrang init daw po. Ito mga Kalingap, part yan ng buhay, no? Talagang sinusubok ang aming katatagan, no? Yes. Sinusubok katibay. Yes. Yun po ay part of life po mga Kalingap ng tao. Part of life and part of growing up. Diyan tayo sinusukat at diyan tayo pinatatatag. Diba? Basta laging alalahanin natin na hindi ito yung way sa social media para makipag-away ka. Hindi ito yung way sa social media para manira ka ng tao. At pwede mo naman, tama ang Ruel of Malalag dito, na pwede naman mag-usap of calm kung may hindi ka nagustuhan. Pwede pag-usapan. Pero dito sa social media, huwag na huwag. Kasi iba naman yung platform na to. Itong platform na to, hindi ginagamit para makipag-anuhan sa mga bashers. Diba? Mga challenges, no? Talo po kami kung kung susuko, no? Kung gi-give up kagad. Yes. Yeah. Go lang. Iniisip na lang po namin yan mga Kalingap na after the rain, no? Lalabas yung magandang panahon. Yes. Yan. Pagkatapos ng mga ganitong lalabas ang rainbow, panibagong liwanag, grabe. Ganitong nangyari. Darating yung time na magiging okay din, no? Yes. Habang andyan pa, talagang patience, no? Patience. Patience is a virtue. Diba? Napakalawak ng mindset ng ating Ruel of Malalag. Kahit talagang binabas sila ng sobra-sobra, ini-ignore na lang nila. At syempre, yung patient, laging nandun pa rin sa puso nila. Kaya talagang yung paghanga natin ay talagang nandoon kay Ruel at kay Rachel talaga. Kaya mas lalo natin silang minamahal kasi sobra-sobra po yung kabaitan nila. Grabe po. Lagi silang may patient, nasa puso nila yan. Sila na yung umuunawa. Lahat po ng mga positive comments talagang na-adapt ko, na ina-apply sa amin ni Rachel. Yes, tama. Kasi yan po ang mas, doon kami at mas natututo, no? Mm, tama. Sa mga positive po ng mga suggestions niyo po, mga feedbacks.
Pero pag mga negative, di na po namin yan ini. Ganyan kasi sila eh. Basta alam nila na nakakabuti or ikabubuto nila yung sinasuggest mo o yung payo mo, talagang ina-adapt nila yon. 'Di ba? Kaya grabe, kaya talagang sobrang kahanga-hanga po na talagang kung may mali, ina-adapt din nila. Kung may mali, kailangan nilang baguhin. Ganyan sila. Ganyan sila kabait. Yung pagkakamali, ina-adapt din nila. Nila rin, hindi lang yung tama. Kung sila'y may mali, di ba? Hindi. Hindi po namin yan binibigyan ng oras para mag-rebat. Yes. Sa amin, no? Focus po kami kung ano pong ginagawa po namin. Tama. Hayaan na lang po maalingap. Actually, marami pa akong nakikita, no? Against or negative comments sila. Grabe. Pero wala po kaming mapapala pag halimbawa mabigay kami ng time para magpaliwanag po sa kanila. Yes. No? Tama. Siyempre sa... Kasi pag binabash ka, may pinupukol sa'yo, may sinasabi sa'yo, kahit magpaliwanag ka dyan pa ulit-ulit, kahit ipaliwanag mo sa kanila, hindi nila maiintindihan. Useless din. Kaya mas maganda dyan, manahimik ka na lang. Di ba? Ignore na lang. Mga sumusuporta din sa amin, huwag na lang pong sayangin yung oras nyo po. Kung alam nyo pong nega yung comment na yun or nega yung reaction video na yun. Para din po sa inyong ano no, sa inyong well-being, no? Yes. Hindi din kayo ma-stress. Hindi din po kayo yung magkakaroon ng problema din. Siyempre, mas masaya kung wala po tayong kaaway, no? Yes. Si pangit noon pag may mga kaaway tapos nasa social media pa. Tama Dudu. Yeah, kung ano mang binabato, hayaan na lang po, no? Yes. Hayaan na lang po natin. Yes, hayaan na lang natin kung ano man yung binabati ko sa atin, yung mga sinasabi sa atin, hayaan na lang natin kasi talagang ganito sa social media. Pag ikaw ay umaangat tulad ni Naruel at Rachel, talagang binabato ka. Gusto kang palaglagin, pero dahil sa hindi naman kakayanin palaglagin kasi ang dami pa rin natin nagmamahal at naniniwala sa kanila. Kasi nga, napakabait nilang tao. Yung mindset na kahit dinadown, wala kang salitang maririnig na masakit sa kanila. Kahit talaga sinisiraan sila, wala kang salitang maririnig na masakit. Bagkus ay nag-o-open lang sila sa atin ng kanilang nararamdaman. Diba? Nabash ko, nagpapala ng Diyos, tuloy lang hanggat dulo. Siyempre, mm-hmm. No, wala naman po sigurong mga artista o mga sikat po na personality or celebrity ngayon na hindi nakaranas sa mga pambabash, no? Yan ang ano, doon mo po matetest kung medyo kilala ka na or sikat ka na. Yes. Kung marami ng mga pumupuna sa'yo, no? Yes. Marami nang nangbabash sa'yo. Okay lang naman yung constructive criticism as long as hindi po siya below the belt na mga comments, no? Iba din kasi, ano, constructive criticism para sa mga reactors. Halimbawa tayong mga, sa aming mga reactors, constructive din. Ayan ay pagpuna sa mga nakikita mo. Pagpuna, kung negative man, iaayos mo. Pagpuna na dapat hindi yung pambabatikos, di ba, o pagbabalahura. Pagpuna na dapat ayusin. O pagpuna ng positive na okay yung lahat ng ginagawa nila. Kasi nga, constructive eh. Kaya nga constructive eh. Huwag tayo maging one-sided. Dapat maging ano tayo, maging nasa gitna tayo. Huwag tayong magpupoko sa negative. At maging negative man, ipapaliwanag natin ng maayos. At sabihin ng naaayong salita. Diba? The criticism is so much appreciated and accepted, mga kalinga. Yes. No? Masaya po kami pag may mga pumupuna po sa amin na diba? In a negative in a positive way, no? Halimbawa may kailangan lang i-improve, no? May kailangan lang baguhin sa mga ginagawa. Accepted namin 'yun. Ganyan yung matatalinong tao. 'Di ba? Marunong tumanggap. Kung halimbawa may mali sila, marunong silang tumanggap. 'Di ba? Kaya dapat ipaliwanag ng ayos. Yung hindi yung negative na alam mong ikadadaw ng tao, huwag naman po sanang ganun. Pwedeng kausapin. May messenger. Hindi kailangan na laging i-broadcast sa live. Walang kinalaman yung mga tao, di ba?
kaya pati manonood, nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng hindi magandang mindset, nagkakaroon ng pag-aalala para sa kanilang iniidolo, hindi healthy, hindi masaya. Bilang isang reactors kasi para sa akin, ang gusto ko makapagbigay ng saya, makapagbigay ng pagkatapos panoorin na nakangiti pa rin yung nanonood sa akin. Yun yung gusto ko. Pero yung dito sa social media, yung magsalita ako ng kung ano-ano, magsalita ako, may galit ako doon sa taong kung ganyan ang ginawa sa akin, ganyan-ganyan. Ano magiging ko sa viewers? Ganon din. Tataas din ang presyo nila. Makakapagsalita rin din sila na hindi maganda. Diba? Anong ini-invite mo doon? Di syempre, ini-invite mo doon na maging masama yung manonood mo. Kasi, yun yung pil mo, yun yung sinasabi mo. Kaya, yung manonood, magiging ganon din. Kailangan kasi, tayo mga reactor, tayo ang maging good. Tayo yung nagbibigay ng maganda, ng magandang attitude, ng magandang reactions na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Diba? Pero halimbawa po, ano na siya, personal na po siya mga kalingap, and then medyo nakaka-ano na siya. Naka-offend. Below the belt na mga yeah, comments. Yan, yung mga below the belt. Siyempre, di na po namin yan pinapatulan. Bagkus po, dinidelete na lang po namin yung mga comment po. Yes. Pag mga basher po, pag magtaka po kayo, baka hindi na po kayo makaka-comment sa amin. Halimbawa po, no? Hinide it means niya. Po, block na po kayo or naka-hide na po kayo sa mga yes. comment section po namin. Kasi hindi po kami mag-ano po. Tama yun, i-hide. Sabi ko nga sa kanya, maglagay siya ng nightboot eh. Para lahat ng mga bad comments, delete agad nila mababasa. Diba? Yung mga ano namin, free naman, no? Free naman mag-comment eh. Everyone, free po mag-comment sa amin, no? Pa-negative man or positive. Pero pag mga below the belt, no? Di na po namin yan. Welcome sa aming mga channel. Okay lang po sa kanila na mag-comment po ng negative sa amin. Pero wag lang po yung medyo ano na, nakakasakit na po, no? Yes. Kasi tao lang din po kami. Diba? Yun yung nakakalungkot. Akala lang ninyo, nagtitibay talaga. Akala lang ninyo, nakikita nyo, nakangiti. Pero hindi nyo alam sa loob, ang sakit-sakit din sa loob na alam mong wala siyang ginagawang mali. Tapos ganun yung tingin sa kanila. Diba? Kapangit. Pag mabasa po namin yun. Kahit di man po totoo, no? Kaya po sana limitahan po mga kalingap. And syempre, no? Mga ganyang bagay naman, hindi naman po magwawagi. Kasi alam po namin sa aming sarili, wala po kami inaapakang tao. Yes. No? Wala po kaming aagrabyado, no? Mm-hmm. Masaya po kami. Pamilya po namin, okay naman, no? Yes. Wala naman po problema. And sa ngayon, yes, at lalo dun, nagma-mark up sa pamilya. Diba? Pag nagsasalita ka, kung ano pinakikita mo, katayuan mo dito sa social media, nagbe-base din yan. Paano kung napapanood ka ng mga anak mo? Paano kung napapanood ka, diba, ng mga kamag-anak mo? Diba hindi maganda yun? Mas maganda kasi yung nakapupulutan, yung reaction mo, kapupulutan ng aral. Diba? Accepted man namin na may mga kalabisan, mga ginagawa, no? Alam niyo na po yun. Ay, grabe, tamo, ina-accept nila yung kalabisan daw na sinasabi. Lalo na yung sa paper dance na yan, yung sobrang dikit daw ng Ruel at Rachel. Haler, ano ba yun? Diyos ko, ano ba yan? Kami na po mismo mag-a-adjust, no? Yan, sila na daw yung mag-a-adjust para maging... para hindi maganda sa paningin ng mga bashers, di ba? Grabe. Siyempre, hindi po namin, we will not let, no, ng mga bashers na mag-control po sa amin. Alam po namin na may limitations. So, kailangan namin mag-adjust, no? Mag-adjust po namin, i-adjust po namin. Kasi nga po, maraming mga nagko-comment na kailangan namin baguhin namin yung mga ginagawa para lamang sa, ano po, society, no? Dito sa community ng social. Yes, ayan. Nangangako siya na talagang babaguhin nila kung ano mang kilos nila dito sa social media. Kasi nga, yun yung binabatikos din sa kanila. At syempre, napakabait. Kasi sila na yung, alam naman natin na wala naman silang ginagawang mali. Pero sila pa yung nag-a-adjust.
it means ganyan na nasusukat yung mabait na tao. 'Di ba? Na alam niya na yun yung sinasabi sa kanila, sila talaga yung mag-a-adjust. Kahit alam naman nila na wala silang ginagawang mali, 'di ba? Na okay lang naman yung kanilang mga ginagawa, ina-accept nila. Ina-accept na nila na kung sila yung mali, eh, 'di ba baguhin? 'Di ba? Ayun talaga yung mahalaga din sa isang tao. Kung talagang mali, accept ng mali. Kung talagang nakatalagang sumosobra, 'di ba? Pero sa akin naman, wala namang mali sa ginagawa nila. Okay lang 'yon sa mga kabataan ngayon, sa mga nakikita ko sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang ano. Mas mahigit pa nga doon eh, hindi lang 'yan eh, 'di ba? Media. Yes, ginagawa na po namin 'yan, no? Pero pag halimbawa pag kinokontrol po kami, di po ganun, no? Kasi meron din po kaming sariling pag-iisip. Yes. Alam din po namin kung ano pong dapat at mali po naming gagawin, no? At hindi dapat gawin. Kaya po mga kalingap, no? Huwag po kayong mag-alala kasi nga po araw-araw kami, gabi-gabi, no? Nag-chat ni Langga and syempre nag-open up sa isa't isa about sa mga pangyayari na ngayon, no? Yun yung maganda sa relasyon pati nila, no? Talagang sila yung nag-o-open up, silang dalawa, pinag-uusapan. Kasi kung katulad ng mga pambabati ko sa kanila, yung mga sinasabi ng mga basya na keso ganyan-ganyan, pinag-uusapan nila kung paano nila maaayos yung mga ganung bagay. Diba? Kaganda na relasyon meron sila. Grabe, yun yung kahanga-hanga po sa kanilang dalawa. Diba? Kaya sa amin, talagang pina-prioritize namin kung ano pong nararapat, no? Yes. Kasi kami lang naman din po ang gagawa ng way para din, no? Para ma-lessen. Tama. Yung mga ganitong ano, reaction video. And syempre, sana wag nang bigyan pa ng mga negative pa ng mga komento, no? Kasi for what, no? For what? For the views, no? Alam nyo guys, kung kikita ka din lamang, di ba, for the views, kung kikita ka rin lang at nananapa ka naman ng tao, kikita ka nga sa social media, kakainin ng pamilya mo, pero sa pambabalahura, sa pang-aaway, ay ayaw ko din ng ganyan. Huwag na. Kasi para na rin yung ano eh, para na rin yung kita sa hindi maganda. Di ba? Grabe talaga. Diyos ko. Para mas lalo kayong mabash. Iba kasing reaction kasi nga, pag kasi mga negative, kaya nga pinipili ko ang good vibes eh. Kasi pag negative ka, mas nagki-create po yun ng bashing. Dumadami ang mga bashers. Kaya sana, maintindihan po yun ng mga nagko-content ng ganon. Di ba? Grabe. Sana po isipin nyo din po si ano, yung kalooban namin, no? Kung may masasaktan ba sa mga sinasabi nyo, yung mga negative. Actually, hindi naman big deal sa amin yan, mga kalingap, no? Pero gusto ko po na at least man lang paano nga ma-realize din nila, no, na medyo sumusobra na. Yan. Sa amin din naman. Ang pangit kasi sa mga title, thumbnail, di ba? Ang pangit din kasi kung makikita mo pa lang yung thumbnail, di ba? Pag ikaw ay sulid talaga, sakit na agad sa dibdib mo, di ba? Para naman tayong ano, para naman makakuha ng views, kaya ganun. Sana isipin din natin yung mga tao. Yung tao, di ba? Yung taong ating sinasabihan ng mga ganun salita. Po, wala naman po kayong pakialam kung ano mga sinasabi nila, no? Kabila ang mga pambabash, kabila ang mga reaction video. Pero sana, control nyo din po, no? I-control nyo din po kung may mga anak din po kayo ng babae o may anak po kayo na lalaki. Isipin nyo na lang po, no? Kung ano pong mararamdaman po. Hindi po namin kayo ka-edad or hindi po namin kayo ka-level kasi mas professional po kayo kaysa sa amin. Isipin nyo na lang po, no? Mga grabe, ano, accepted nila na talagang mas professional kayo kaysa sa amin.
Dapat kayo mga professional, kayo yung malawak yung isip, di ba? Grabe. Anak po kami ninyo or yes, mga pamangkin or pinsan na ito, mga ano pa lang, teenager, no? Naisipin niyo po kung ano pa mararamdaman po namin. Kaya nga ako na lang po nagpo-pursu, mga Kalingap, na huwag na lang po panoorin, no? Pinupush ko po si Rachel na huwag na panoorin yung mga negative comments. Dapat focus na lang. Kasi ako sa nagsasabi din kay Rachel na bunso, huwag mo na panoorin yung mga ano, yung mga ganyan, di ba? Cool mo. Na alam mong masasaktan ka lang. Focus na lang sa pagbablog mo. Mm-hmm. Focus na lang sa mga positive reaction video. Mm-hmm. Okay naman kasi nakikinig naman po siya, mga Kalingap. Mm-hmm. Sino mahala? Kaya po ano, kahit anumang gawin po namin, talagang masasabi po. Yes. Ganun talaga. Kahit anong ipaliwanag mo, kahit anong gawin mo, kasi yung mga bashers, wala kang gagawing maganda sa kanila. Sa kanila, lahat ng ginagawa mo ay mali. Kasi bashers nga sila eh, di ba? Bashers, never kang manalo sa kanila. Kaya mas maigi na ignore mo na lang. Di ba? Bahala sila dyan, di ba? Kaya po, ano, no? Sa amin lang po. Yun po, no, ipapasa Diyos na lang po namin. Napakasakit na loob, guys. Ipapasa Diyos na lang po namin, mga Kalingap, no? Lahat-lahat lang po yan. Grabe. Wala lang po kaming kayang gawin, no? Hindi po namin kayang mag-rebat. Hindi po namin kayang... Eh, kaya namin ipagtanggol yung sarili namin, no? Sa mahinahong pag-uusap. Tama. No? Sa mahinahong live, ganyan. Pero pag halimbawa, magiging ganon din yung reaction namin, agaya po sa kanila, hindi po namin yung magagawa, mga Kalingap, no? Hindi po kami sanay sa mga ganyan. Akalain nyo, ang ating idol pa magkukontrol ng kanilang nararamdaman. Diba? Grabe. Kaya sa amin, papasadyos na lang po namin. Tama. No? Ayan. Ako din, lahat din, dapat... Ano, ako din lahat ipapasuggest ko na lang sa mga nambabash din sa akin, sa lahat ng sinasabi nila, ipapasuggest ko na lang. Bahala na si Lord sa kanila. Basta ako, tumulong ako. Kung may nasabi akong mali, tao lang din ako, pero tinitiyak ko na never akong manira ng tao. 'Di ba? Kung nagkakabiruan man kami ng mga kaibigan namin, biruan lang 'yon. Kung si Layton naman, sorry. Sorry na lang. Basta, sa akin kasi, hindi rin ako makikipag-away tulad na nito sa social media. Never po. Pwede naman mag-usap sa magandang paraan. Yan, sabi nga ni Ruel, ayan, pwedeng mag-usap sa ibang platform. Diba? Alam po namin, yung Panginoon po ang gagawa po ng way. Messenger sa iyo. Magiging okay po ang lahat. Yes, tama rin. Since sa amin, naka-stick noon po kami sa mga plano, no? Sa mga plano po namin. Yes. Ako po, nagpo-focus po ako sa pabablog ko. Kasi uh-huh, gusto ko po na may mapapatunayan. Yes. Pagtulong, no? Mas marami, mas spread po yung pagtulong po. Tama. Hindi lamang nakapokus dito sa isang lugar. Siyempre, kahit nandito man po tayo, mga Kalingap, ando naman yung mga kapatid ko, pamilya ko, no? Sabay-sabay po sila doon, isang pamilya ko po na naghahatid po ng tulong. No? Grabe, ano, binabas pa nila mga taong ganito na wala namang ginagawa kundi tumulong lang. Tumutulong, nagsisikap, tumulong. At syempre, nagsisikap para maabot din ang kanyang mga pangarap. Pero sa pag-abot naman ng kanyang pangarap, andyan yung pagtulong, hindi nawawala. Tinatrabaho naman niya lahat, di ba? Mapapanood naman po nyo yun sa mga vlog ko po. Kaya po, ayan, salamat po sa inyong lahat, sa mga naniwala, no? Yes. Sumuporta, patuloy na sumusuporta sa amin. Tayong word of honor, no? Ano pong sinabi natin sa ating serye po noon, alalayan, susuportahan, tutulungan, gagawin ko po yun, mga Kalingap, no? Kasi nga, meron tayong pinaghahawakang salita, meron tayong isang salita. Wow. And gayon po,
ito na siguro yung time, no, para magagamit natin yon para po sa kanya, yeah. No, kasi nga sa dami po mga pagsubok, mga challenges na dumadating. Siguro ito na yung way para ipakita ko sa kanya. Na lahat ng binitiwan niya salita, na lahat ng kanyang ipinangako ay gagawin niya. Diba? Yung lahat na sinabi niya sa teleserye, sa serye na nangyari, na naginanapan nila, ayan, yun ay kanyang tutuparin. Para po sa lahat at yun nga, siya ay may word of honor. Na yung binigyan niya ng tiwala noon, ay mapapagkatiwalaan niya ngayon. Siyempre, nagbibigay po ng lakas sa kanya, no? Mm-hmm. Kaya po, ayan, salamat po sa inyong lahat. Alam ko, no, hindi lahat ng tao pare-pareho. Yes. Ayan, may mga iba-iba. Hindi lahat kasi ng tao mauunawaan ka. Talagang may iba-iba talaga. At lalo na yung mga bashers, ayan, laging ang isip nila mambash eh. Pag may nakita sila na kunting words or kaunting kasiyahan na hindi nila kinatutuwa, ayan, mambabash sila. Diyan, na talagang hindi kami nagustuhan, no? Yes. Pero tinitreasure ko po mga kalingap, yung mga totoong tao na sumusuporta po sa amin. Yes. Mukha po silang gold sa amin mga kalingap na nam. Ayaw po namin mawala, no? Ayaw po namin mabasag yung tiwala sa amin. Yes. Kaya ilabis yung pasasalamat po namin sa ila, sa kanila, no? Yung mga natili pa rin pong sumusuporta po sa amin, hindi po nagbabago. Yes. Kaya po sa amin ni Rachel, no? Pag magkasama po kami, ayaw ko, no? Ayaw na ayaw ko talaga pag-usapan yung mga negative comments, no? Tama, Dodo. Kahit man sa off-cam, kahit yes. Man sa walang vlog, no? Nag-open up siya, tapos ganyan. Sinusumbong sa akin, mga ganyan. Sabi ko, huwag natin pag-usapan mga ganyan. Pinapayuhan ko na lang po siya, mga kalingap, no? Tama, na huwag na maglaan ng oras para panoorin yung mga negative comments, negative reactions. Tama. Tama ang ginagawa ni Dudong, guys, na talagang siyempre, nakakaramdam si Rachel ng sama ng loob sa mga comment na hindi naman dapat para sa kanya, sa mga below the belt na sinasabi ng iba. Ino-open siyempre yan ni Rachel kay Langga, kay Ruel, para siyempre maibsan yung kanyang nararamdaman. At nakakatuwa naman, at itong si Ruel ay talagang pinapayuhan siya. At isa na tayo, ayan, papayo tayo, tayong lahat na nagmamahal sa kanya. Diba? Yun yung nakakatuwa na talagang uma-accept sila ng payo natin. Diba? Na alam nila na ikabubuti nila. Payo na alam nila na hindi naman ikasasama nila. Bagkos ikabubuti palalo nila. Kaya mas lalo nating hinahangaan ang dalawang to. Ayan, kahit talagang dinadown, talagang kalmado pa rin sila. Kahit talagang binabatikos, 'di ba? Sinasabihan na hindi magagandang salita, pero eto, nakatayo pa rin sila at sila pa rin yung mahinahon. Parang sila pa rin talaga yung umuunawa sa mga bashers, 'di ba? 'Yun yung nakakatuwa. 'Di ba? Nakakatuwa sa kanilang pag-uugali yung ganyan. 'Di ba? Kaya nga patuloy tayo, guys, tayong lahat, nawa po, ignore natin ang mga bashers. Ayan. Pag negative, lahat ng mga negatives, huwag na po natin i-accept yan. Para makaless tayo po ng ating nararamdaman, huwag nating mapanoorin kung alam nating negative lang yan. Diba? Panoorin natin ang mga video na alam natin na tayo sasaya, alam natin na tayo matutuwa, na bagkos ay tayo ay hindi mapipressure, hindi maganda yung ating mararamdaman pagkatapos panoorin yung video. Diba? Ang panoorin natin yung talagang video na tayo ay magiging masaya. Na sa halip na yung iba kasi nangyayari, sa halip na nawawala yung stress nila, ay nadadagdagan pa dahil sa napanood nilang video. Kaya ang panoorin nyo, yung alam nyo na video na makakawala ng stress nyo. Diba? So yun, grabe talagang ramdam natin
ang bigat din ang loob ng ating Rowell of Malalag na talagang sumosobra, na hindi naman karapat dapat na para sa kanila, di ba? Na laging binabantayan, lagi yung mga kilos nila at sinasabihan ng hindi maganda. Kaya nawa, ayan, kayong mga bashers, isipin nyo muna yung lahat ng sinasabi nyo. Hindi porke sinabi ni ganyang Garine, ay totoo na yun. Diba? Tayo mga tao ay may word of honor. Diba? Tayo mga tao ay may mata, may pandinig, may isip. Hindi tayo pwedeng diktahan ng iba. Kaya, tayo po, sa sarili natin, alam natin kung ano yung tama at mali. So yun, diba? Patuloy at patuloy na pagsuporta po kay Rowell at Rachel, guys. Ayan, maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan mo ang reaction video ko, baka pwede naman pong pa-like, pa-share, at pa-subscribe po. Trending Pia po, nagsasabi na, always smile po tayo para laging happy. Bye-bye, guys! Love you po!